Magandang araw po sa kanilang lahat. Mayong adlaw kaninyong tanan imbag na aldaw ka kayo amin. Nandito naman po tayo upang magbabahagi ng kaalaman tungkol po sa mga sekreto ng mga Japanese Imperial Army. At ang ating po ipapakita ngayon ay ang isa po sa Yamashita Treasure Site. Atin pong ibabahagi sa inyo ang ilan po sa mga pinagtataguan ng Yamashita Treasure. Ito po ay ang Ubog o Spring, mga ka-treasure hunter, na isa po sa mga site na sekreto ng mga Japanese Imperial Army. At ipapasilip po natin sa inyo ang ilan po sa mga marker na kung saan atin pong natuklasan. At isa po sa mga Japanese ay bumalik dito at naghukay, subalit hindi niya nakuha at umalis na lamang po sapagkat naabutan siya ng may-ari ng lupa at siya po ay hindi natuloy sa kanyang paghukay. Nakahukay na po siya ng mga 6 feet nung siya po ay naabutan, ay umalis na po siya sapagkat maaaring mabibisto siya. At atin pong natuklasan itong treasure site na ito na kung saan positibo po sa itinatago na Yamashita Treasure. At silipin po natin yung mga ilang marker, mga ka-treasure hunter, na kung saan naka-triangle. Lagi pong triangle ang mga sekreto ng mga Japanese Imperial Army. At silipin natin yung mga markings na itinatak sa bato na isda at triangle at mga kung ano-ano pang mga boulders na bato na naka-triangle ang pagkalagay. So, panoorin po natin ito. Kung mapapansin natin, malalaki pong bato itong ating makikita, mga ka-treasure hunter, na planted talaga at planado. Ito po ay isang hito na malaki o isang isda na saputikan. So, ibig sabihin yan ay nasa tubig at nasa putikan yung giveaway o treasure na tinuturo ng uso ng itong isda na ito. At ang tinuturo nito ay ang tubig na umaagos. So yung tinuturo niyan ay yung tubig na umaagos. Kung mapapansin ninyo, napakaraming boulders na hinugot po ng naghukay at hindi pa niya nakuha yung treasure. At positibo po talaga yan. Kung titingnan natin sa malayo ay tumatagas yung yelo na galing sa loob siguro ng kwarto sa tunnel. Yun po ang yung main deposit dyan sa taas. Yung dinadaluyan po ng tubig na yan ay nag-yellowish na. Halatang yung gold bars ay nag-moist na doon sa binababarang tubig. Nakababad kasi sa tubig. Kaya ang tubig dyan ay malamig. Sapagkat na-preserve po ang gold bars, maring may kwarto dyan sa taas. Yan po yung isda na napakalaki na nakaharap doon sa fish pond sa gilid ng bangin. Saan po kayo nakakita ng fish pond tapos nasa gilid ng bangin at may isda na napakalaking bato at talahiban at kakahuyan pa po. So yan po ay sekreto talaga. So yun, ito pong ubog ay tinuturo nitong napakalaking parang giant hito na isa pong bato at nakaturo po ito dito sa may dinadaluyan ng tubig. So yan po ay nagsasabing nasa tubig o nasa dinadaluyan ng tubig ang treasure at makikita natin yung ebidensya na naglalangis o nagmumuis yung mga gold bars doon po sa dinadaluyan ng tubig. Maaring isinama o magkasama sila sa tubig, may tangki doon sa loob. Yan, mapapansin niyo yan, yan po ay moist na ng gold bars na kung sa pang ibinabad natin ay mag-yellowish talaga sa clay. Kapag nakabalot po sa clay ay mag-yellowish talaga sa tagal po ng panahon, ay magiging ganyan, mga ka-treasure hunter, ang gold bars kapag nakalagay sa clay sapagkat umiinit po sa loob at naka-preserve sa tubig, yan po ay mag-yellow sapagkat yellow po ang ginto, mga ka-treasure hunter. Yan po ay mapapansin natin na planado talaga ang pagkalagay ng mga hapon. Naka-triangle din po. Dito sa umaba ay yung barko na binasag po yan ng isa sa treasure hunter ng hapon. At binasag niya yung barko dyan na may basong sign at may arong napakalaki. Yung hindi pa yan nabasag ay may aro dyan at baso na nakatatak sa gilid. Pababa
kung saan po yung bigat niya ay doon po naghukay ang Japanese. Diyan po siya naghukay at yung bigat niya ay papunta po diyan kung saan nakatagilid yung parang barko ay doon. Doon siya. Binasag niya muna yung barko at yung barkong bato na yan. Saka siya naghukay sa ilalim. Sapagkat kung hindi niya basagin yan ay maaaring madaganan siya diyan. Kasi parang harang yung bato at maaaring yung bato yan po ay traps or dadagan sa huhukay dyan sa ilalim. Maaaring nasa 20 feet ang load na giveaway na yan, mga katiets. Sapagkat 7 feet pa lang siya ay may mga nakuha na siyang mga bula-bula dyan na ating nakita na parang blue. So blue po ang clay dyan sa ilalim na parang mga bubble gum. Yan po ang tinuturo ng napakalaking parang hito na yan. At papansin natin napakaraming bato sa paligid, boulders. At karamihan ay may mga triangular na form. Ang pagka-file, lalong-lalo na yung malaking mga bato na ito ay naka-triangle. So triangular po dyan sa baba. Yan, isa, dalawa doon. Mayroon pa dito sa left side. Yung dalawa, barko yung isa. Saka dito sa isa ay medyo maliit lang na parang pyramid. So yung dinadaluyan ng tubig ay isa po sa target na yung pinanggalingan ng tubig dyan sa itaas. Maaring nandyan yung gold bars na pinile, naka-file siguro sa clay. Or maaring may space na pinagtataguan na may tubig or may tangki sa tubig na na-engineered po ng mga Japanese Imperial Army. Pansinin po natin itong nakatatak sa bato, mga Kadrasyal Hunter. Itong nakatatak sa bato ay halatang ginawa po ng Japanese at yung mga batong naka-organize ang pagkalagay sa itaas para hindi matibag yung itaas kapag umulan, maaring yan po ay pundasyon na hindi babagsak sa ibaba or hindi masira po ang structure. Kaya naka-file po yung malalaking bato na yan. Diyan po dumadaan ang tubig. Maaring diyan sa itaas ay nandyan yung pinanggalingan ng tubig na sumisip-sip ng tubig yung mga garden sa itaas at yung creek ay nakadesign na nilihis ng hapon at dito pinaano sa ubog, pinalabas sa nakadesign po nilang pinagtataguan na tangke. Pansinin po ninyo itong triangle na nakaukit na 1 inch. Yan. Ang tinuturo po yung dinadaluyan ng tubig. Yan. Diyan po siya nagtuturo. At kitang-kita naman na ang ebidensya ay lumalabas na dun sa dinadaluyan ng tubig ay nag-yellowish na po. Maaring sa unahan lang ng konti na yan ay nandyan ang sikreto na papasukan na nandun ang mga gold bars doon sa lalim. Yung kita niyo yung triangle ay napakaganda po ang pagkukit na nakaturo po doon sa tubig sa dinadaluyan. So paakyat. So nakasystematize talaga na paakyat at maaring yung guide na parang hito pa itaas o punta doon sa isda sa itaas ay nandoon yung clay na parang kwarto siguro na pinagtataguan or tunnel na pinagtataguan ng mga Japanese Imperial Army. So ganda po ang markers na nandito sa ubog. Isa po sa mga pinagtataguan ng mga hapon ay ang spring or ubog. Paano natin malalaman may makikita tayong mga nakaukit sa bato na kakaiba at halatang ginawa po ng kamay, handmade, na nagsasabi sa atin na may sikreto sapagkat hindi po ito gagawin ng mga Japanese Imperial Army kung wala po silang itatago sapagkat yan po ay maging guide nila sa kanila pong pagbabalik dito po sa ating bansa nung sila po ay natalo at plano nila talagang balikan yan subalit hindi na po nila nabalikan sapagkat wala na po silang chance na babalikan sapagkat natalo po sila ng mga sundalong Amerikano noong unang panahon, yung ikalawang digmaan. So, ito po ay isa po sa example ng mga Yamashita treasure na nakalagay po sa ubog at napakarami po ito sa bansang Pilipinas sapagkat nasa ubog at nasa maliliit na sapa ang napaglagyan ng
mga deposito ng Yamashita Treasures na mula po sa iba't ibang bansa sa Southeast Asia. So ang kayamanan po ito ng Southeast Asia ay naibaon po dito sa ating bansa at ikinalat dito sa spring at kung ano-ano pong lugar sa bansang Pilipinas. So hanggang dito na lamang po. Maraming maraming salamat sa panonood.